Hello everyone! Happy New Year! Welcome 2023! We are live! Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, my name is Gregorio and nakabisa ko dito sa Cavite and I help Filipino entrepreneurs kung paano sila makakapag-build, makakapag-grow at makakapagsimula ng kanilang business online. So stay tuned dito sa ating training. Welcome sa mga bagong dating. Let us know kung saan ka nanonood ng ating live training. Ayan, naanal natin konti yung background para marinig tayo. So let us know if you're watching sa lugar na to. Mag-comment ka ng Happy New Year watching from USA, kung taga saan ka. Para alam natin. So sino excited sa topic natin ngayong gabi? Ako, excited ako kasi nga sobrang kakaiba ang training na to sa mga nakaraang trainings natin. So exciting yung training na to. Talagang I believe na magagamit nyo to sa any business na meron kayo ngayon, especially sa online. Ayan. So kaya stay tuned. Kung tingin nyo makakatulong din to sa mga community nyo, feel free to share this live training. Ayan. So notify lang natin yung ating mga community members. Ayan guys, comment, shout out. Ayan. Comment kayo. Happy New Year watching from Cavite. Ako, Happy New Year sa lahat. Batiin mo natin ang bawat isa. Ayan. Alright. Nasaan na yung live dito sa aking group? Ayan. Batiin natin sila. Hello. Ayan, live na tayo. Yes. Ayan, sakto. Happy New Year! Watching from Imus, Cavite. Ayan, we are live. Sino pa? Si Cebu, si Maria Aurora. Happy New Year! See you soon sa Cebu. Ayan. Yung iba, nandyan na ba? Ayan, nababasa ko yung mga comment nyo. Ang dami na. So, sino po yung watching from Pasig? Jeffrey, shout out. Watching while driving. Ayan. Sino pa? Okay ba? Questions agad. Watching from Masbate. Ayan, AI daw. Ayan. Are you excited ba sa topic natin ngayong gabi? So, alam nyo ba yung topic natin ngayong gabi, guys? Ayan, sino nakakaalam? Kung alam nyo yung topic natin ngayong gabi, let us know. Ayan, comment. Ayan, kanina pinost ko bago tayo mag-live, nag-announce ako dun sa group natin about sa topic natin. Ayan. Happy New Year watching from Quezon City. Ayan, so hintayin lang natin na maka-join. Ayan, sabi ni Jonathan, AI. Ayan, sa mga bago lang pagdating sa AI technology, sobrang makakatulong to sa inyo, guys. Ayan. Watching from Malate. Yan. AI. Yun. Ayos. Kanina, nag-record ako ng video about dito sa topic natin. Step by step ko talagang ni-record. Almost 30 minutes din, na-share ko lang. And then pag-check ko dun ng recording, okay naman yung video. But nagka-problem dun sa audio. So sabi ko, instead of i-upload ko to sa channel ko, gagawin ko na lang to ng live tutorial, live demo para sa inyong lahat, para kung meron din kayong mga questions, specific questions about sa topic natin, is madali ko ring masasagot. Okay ba yun? Are you excited? Ayan, yung iba, taga saan? Where are you from? Happy New Year sa lahat. Happy New Year. Watching from Israel. At Israel, I think, ano to? Sa ibang bansa to. Wala namang Israel dito na sa atin, no? AI, ayan. So, thank you sa pag-engage. Guys, maraming salamat sa suporta nyo. And sa mga bagong dating, ayan, we are almost 30 plus live viewers right now. So, thank you for coming. Thank you for watching. Yes, may replay ito. I-upload ko din to sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa naka-follow sa akin sa YouTube channel ko, ggregorio.com. And my goal this year is ma-hit yung 100,000 subscribers. Pagtulong-tulungan natin yan.
So salamat sa suporta. Happy New Year. Happy New Year watching from Pampanga. Okay guys. Ayun, so ano guys, yung AI technology ngayon is sobrang ano na. Dati ang AI, ang alam ko diyan sa AI ah, is applicable lang to sa mga robot or mga technology na kung saan advanced, sa mga helicopter kung saan man yan, drone. Pero alam nyo ba na yung AI technology is, kahit hindi pa 2023 ha, ako mismo personally, ginagamit ko rin yung AI sa mga businesses na meron ako. But, hindi ako umaasa 100% sa AI para patakbuhin ang business ko. Okay? Warning lang. Okay? And take note lang, hindi natin pwedeng iasa 100% ang business natin sa automation, sa AI, kasi mawawala na yung personal connection natin dun sa mga potential customers natin, sa mga leads natin, sa mga customers natin if iasa na lang natin lahat yun sa AI, automation, and sa mga robot. Okay? But, use these tools, maximize these tools na pag-uusapan natin ngayong gabi dun sa marketing, okay, ng business mo. So, sobrang makakatulong ito also sa pag-create ng mga content. Marami kong mga tips na i-share sa inyo, mga different scenario pa paano nyo siya magagamit sa business nyo. So, are you excited? Let us know, comment sa ibaba na I'm excited. Ayan. I hope clear naman ang audio ko. Clear ba? Ayan, double check ko lang ating mic. Ayan. Taksan natin ng konti. Clear yung audio. Go na tayo. On the way ako sa world, si Reniel. Sige, ingat, ingat. Okay lang, may replay naman ito. We're excited si Jeffrey. Excited na. I'm excited. Lahat ay excited na. So, yun. So, welcome. Welcome 2023. Ito ba yung una or pangalawa? I think, ano to eh. Hindi ko sure kung kailan ako nag-live ako. Tama. Noong 31. So, ito yung unang live pala natin. Live training ko ngayon 2023. Akala ko nag-live na ako ngayong week eh. So, ito yung unang live natin. Live training. And asahan nyo, every single week, magbibigay ako ng mga pre-training, pre-contents, na makakatulong sa pag-build ng negosyo nyo. Okay, especially when it comes sa online marketing. Okay, so wag na natin patagalin to. Marami ng mga excited. Okay, so ayan, pag-usapan na natin yung ating magiging topic ngayong araw na to. Alright. So ayan, tingnan lang natin. Ayan, so good. Guys, eto, yung i-share ko sa inyo, it's a tool na magagamit nyo sa pag- create ng different type of contents. Ang maganda dito, guys, meron siyang limitation, pero yung possibility na pwede niyong magawa gamit yung tool na to is, ano, hindi, para sa akin, may limitation siya, pero hindi ko masukat kung gaano karami pa ang pwede niyang magawa. I tried na gamitin na to, and before, yung wala pa yung tool na to, gumagamit na ako ng different AI sa business ko. I use multiple AIs. Kung pupunta kayo sa website ko, jgregorio.com, ayan, puntahan muna natin yung website ko para makita nyo rin yung mga resources na sineshare ko. Here. Tama, ayan, jgregorio.com. Ayan, tapos punta kayo dito sa resources. So right now, hindi ko pa ito nailagay sa resources ko dito sa website ko, but after our training, siguro mamaya or tomorrow, ilalagay ko rin yan dito sa resources ko para if someone ang pumunta dito sa website ko, makita niya yung mga tools. Sobrang daming tools dito, guys. Kung ngayon lang nakita yung website ko na to dito sa resources tab, nandito na nakakategory na when it sa copywriting, keyword and targeting, website, funnel builder, email marketing, domain, web hosting, hosting video, webinar apps, productivity apps, and so on. Ang dami dito. Ngayon, ang pag-uusapan natin dito is AI, but nasa category din siya ng copywriting. Guys, bakit importante yung copy? Okay? O yung copywriting? Kasi nga, kung walang copy, wala kang skills kung paano ka magsusulat ng mga persuasive, yung ability na makapagsulat ng mga engaging copy sa social media mo. Yung mga pinopost natin, guys, is part of a copywriting. Skills yun. Akala mo wala kang skills. By the time na nagpost ka ng simple post or
anuman text na sinulat mo sa social media yon, skills mo na yon na ginagawa. Kung marami nag-engage, ibig sabihin skilled ka pagdating sa copywriting kasi nga napapa-engage mo yung mga tao pagdating sa copy mo. So meron ditong multiple na copywriting tools na similar sa AI tool na i-share ko sa inyo. So dito AnyWord, Copy AI, so sobrang recommended din to. Grammarly, so sobrang recommended to every time na nagko-compose kayo ng email, nagko-compose din kayo ng mga social media content. Good din 'yan. Okay? I hope stable naman ang internet connection ko, guys. Let us know stable ang internet connection ko. Okay? Let us know. All right. Hintayin natin. Kasi kung hindi stable ang internet connection ko, pwede naman nating ilipat dito sa ayan. Direct connection na natin sa internet para mabilis. Ayun, I think good. So ready? Balik tayo sa ating training. Ayan. So I think okay na. Ayan, balik tayo. So ito guys, sa resources, para malaman nyo, jgregorio.com, may mga resources kayong makikita dyan. Tapos, ayan, bumalik na. Okay na yung internet natin, nakakonect na ako sa direct wifi. So guys, ito, if ready na kayo, ang pag-uusapan natin is tools. So ang tool na to is, mamaya ilalagay ko dito, but i-share ko sa inyo ito na yon. Ang tool na to is from OpenAI. So sa mga ngayong nakarinig nito or yung iba alam na to, OpenAI is a company, AI company yan, sa platform. And I believe si Elon Musk is part din ng company na to. Not sure. Pero, ayan, verify natin. Pero ang company na to is nagde-develop sila ng mga AI technology minsan para padaliin yung buhay natin. So, iba-ibang AI technology. And isa sa mga product na nilaunch nila is yung ChatGPT. Okay? So, pag kinilig mo to learn more, ayan, punta tayo. Optimizing language model for dialogue. So ano to? Parang copywriter din siya. Parang copywriting tool na kung saan makakapag-generate siya ng mga different type of contents, anything contents na gusto mong itanong sa kanya, ipagawa sa kanya. Sobrang daming mga possibility na pwede mong magawa. Okay, bibigay ko sa iyo yung mga ilang mga scenario mamaya kung saan mo siya magagamit. Okay? So right now, naka-login na ako dito, nakapag-create na ako ng account. So kung gagawa ka ng account, so wala silang affiliate. Not sure kung meron silang affiliate, pero share ko sa inyo to, hindi to affiliate. Go to openai.com, ChatGPT, try. Ayan, click mo yung ChatGPT. Then mapupunta ka dito sa chat.openai.com. Pero dadaan ka muna sa sign up process bago ka mapunta dito sa ganitong dashboard. Okay, clear? Ayan, good. So ngayon, ito yung question. Coach Jay, saan ko siya pwedeng gamitin? Yung ChatGPT. Okay? Step by step to. Okay? Nakalagay dito, ayan, explain how do I make. Ibig sabihin, parang magpitanong ka mga capabilities niya. And also, meron din siyang mga limitation. Ayan, occasionally, generate incorrect information. So kailangan, yung mga information na ibibigay niya sa'yo is kailangan aware ka rin doon sa mga na-generate. Basahin mo rin. Hindi basta post ka lang kung ano yung ibigay niya sa'yo, copy-paste, hindi mo nababaguhin. Okay? So question, saan mo siya pwedeng gamitin? Kung meron kayong katanungan, Coach Jay, saan ko yan pwedeng gamitin? Meron ka bang katanungan dyan sa chat natin, sa comment section? Mag-comment ka, Coach Jay, saan ko siya pwedeng magamit? Pwede ko ba siyang gamitin dito? Pwede ko ba siyang gamitin dito? Para itatry natin yung mga scenario na yan at masubukan nyo rin mamaya. Okay? So ngayon, dito muna tayo, focus muna tayo sa ating live training, live tutorial para ma-demo ko sa inyo step by step kung paano nyo siya magagawa. Okay? Ayan. So, sige. Kung meron kayong questions, Coach Jay, saan siya pwedeng magamit? Okay. So, subukan muna natin yung isang pinaka-kailangan nyo talaga
karamihan sa atin, sa mga advertiser, lalo na sa e-commerce or anything, kung meron kang business, lahat tayo is, karamihan sa atin nag-a-ads talaga. And karamihan sa atin is hindi alam yung mga tamang copy or mga ad copy na isusulat. Na-share ko sa inyo kanina yung copy AI. Okay? If you want to create an account, go to jgregorio.com/resources. Then yung copy AI naman is okay siya. Sobrang nagamit ko to guys before. Until now, nakasubscribe pa rin ako dyan pero free account lang. Yung copy AI, ang maganda dito is nakakategory yung mga ito, general ad copy. Ibig sabihin, pwede ko siyang gamitin sa Facebook ads, TikTok ads, YouTube ads, Google ads. Example, meron kang product. Ano ba yung brand or product na binebenta mo? Ano ba siya? Slimming ba siya? Pampapayat? Or supplement? Okay, supplement. Okay, supplement brand. Depende kung pwede mo ilagay yung brand ng supplement mo. Okay, ngayon, para saan yung supplements mo na yan? Okay? It helps your immune, tama ba? Immune system. Okay, so pwede nyo dagdagan yun. It helps, it improve, protect your immune system, and so on. Protect your immune. So ngayon, i-generate natin, wala pa tayo sa ChatGPT ha. Ipinapakita ko lang yung scenario na to. Persuasive. Wala na yan. Then, generate. Okay. So, si copy AI, okay siya, but meron siyang limitation. Unang-una, paid account siya. So, meron siyang maximum of 100 credits per month. Pero, ayan, nakakatulong to generate yung mga high converting na copy sa ads nyo. General ad copy, pwede itong gamitin sa Facebook, YouTube, TikTok, or kung saan man. Or sa mga copy nyo. Pero marami ditong mga ano. Pero ngayon, kung itatry natin, Immunomax supplement can provide with the extra protection your immune system. Ayan, protects your immune system. Supplement, ganyan, so on. Ngayon, okay, supplement. Dito na tayo ngayon sa ChatGPT. Punta na tayo dito sa advanced tool. Super useful yan, coach. Ang dami kong nagawa ng posting yan. Ngayon, i-type natin. Write. Okay. Ibig sabihin mo anong ipapagawa mo sa kanya. Magsulat ka na. Write. Add copy. Write an add copy. Or supplement products. Okay, and then i-enter nyo lang. Kagaya ng copy, ay in-enter ko lang. Alright. Okay, ayan na yan. Wala akong ginagawa guys. Ito yung kamay ko, hindi ako nagtatype. Okay, ayan. Pakita ko sa inyo. So si ChatGPT is meron siyang kakayahan na makapag-generate, makapag-compose ng different type of content, different scenarios na magagamit mo sa business mo. So, sabi ko nga, use these tools, maximize these tools sa business nyo. Kung titingnan natin, compare dito kay copy AI, okay naman siya, pero direct to the point lang siya. Simple lang siya, ayan. Pero dito, mas maano. Are you looking to improve your health and wellness? Ayan. Our supplement product can help, can here to help, or high quality all natural ingredients are carefully selected to provide maximum benefits for your body. Pwede ka pang mag-regenerate. So tapos ayan. So ito pwede mo na tong gamitin as ad copy pero I suggest hindi copy paste. Papalitan mo pa rin yung mga na-generate diyan. Pwede kung hindi mo nagustuhan, regenerate response. Ibig sabihin, magre-regenerate siya ulit. Okay? Iyon yung maganda doon. So close na natin 'to si copy. Pinakita ko lang sa iyo. Ngayon, itatry natin yung mga different type of scenario or copy na magagawa yan. Sa nakikita mo ngayon, nagre-regenerate pa siya, ad copy for supplement products. Galing oh, nakita mo itong call to action niya. Try our supplements today and see the difference they can make in your life. Diba? Call to action na yan. Binigyan ka na niya ng call to action. So alam niya yung tamang compelling na persuasive na pag-create ng copy
pagdating sa supplement product. So pwede mo itong i-edit kung gusto mong palitan yan, save and submit. So kung gusto man, write an ad copy for a slimming products. Save and submit. So mag-regenerate ulit siya. Pero pwede ka namang mag-create ng new chat kung gusto mong ana. Wala namang siyang limit, guys. Okay? Ayan. So nakita mo, nagbago na yung pagsusulat niya. So para na siya sa mga gustong magpapayat. Ayan. Pero English siya, ha? So syempre, kung gusto mong copy Tagalog, Tagalogin mo na lang siya. Pwede namang Google Translate yan. Di ba? Don't let excess weight hold you back any longer. Try our slimming products today and see the difference for yourself. Call to action ulit yan. Galing niya, guys. Galing. Para sa akin, solid yung ano, solid yung copywriting skills na. So ngayon, itry natin yung different scenario. Ngayon, sa ad copy is magagamit niyo siya. Sabi ko nga kanina, magagamit niyo siya sa different businesses na meron kayo. Ads, okay? So ngayon, example, email. Ayan, email. Sa mga nag-i-email marketing. Sa e-commerce pa rin tayo or other. Ngayon, try naman natin siguro na magpasulat sa kanya. Magsulat ka, right? Okay. An abandoned cart email for, okay, autocorrect natin, for a supplement product. Or depende, ayan, e-commerce. Write an abandoned cart email. Ibig sabihin, kung nag-i-email marketing ka or meron kang abandoned cart email sa e-commerce mo, tutulungan ka niya. Enter. Okay. So, nakikita mo, guys. Ayan. Wala akong sinusulat. Ito yung dalawang kamay ko. Pinapakita ko sa inyo. Siya mismo yung nagsusulat. And kung titingnan mo, kung i-observe mo yung way of copywriting, okay, kung ikaw is sobrang challenging sa'yo at nahihirapan ka, and sa copywriting, guys, alam mo, yung copywriting is one of the top skills na kailangan mong matutunan kung gusto mong kumita ng malaki online. Kaya yung mga kakilala ko ng mga copywriter, talaga mga highly paid copywriter yan, talagang kumikita yan ng malaki. Ngayon, kung ikaw naman, is wala ka pong budget pagdating sa copywriting, try and maximize yung mga available tools, especially itong ChatGPT. Okay? Yung pinapakita ko sa inyo ngayon. Okay? So, observe natin. So, ayan. Observe natin. Okay. So, ayan. Tama. Galing. Making a purchase. Nice. Ngayon, kung i-regenerate natin, hindi na siya katulad nung, ano, ayan. Nakita nyo. Hindi na siya katulad nung unang na-regenerate na, ano, na abandoned cart email para dun sa supplement product mo. Depende yan sa product mo. Ayan. Our product, name of product, is a high supplement that can help you reach your health and fitness goals. It contains like of key ingredients and benefits. Ito, hindi mo yung pwedeng i-copy-paste. Dadagdagan mo na yan. So, doon ka na papasok, guys. Best regards, your name or your brand name. Nakita mo yon? Pasample po. Ayan. Sige, go, go. Real estate. So, balik tayo sa ad copy. New chat. Then, write an ad for house and lot for sale. Di kasi pwede natin sabihin real estate or property. Write an ad copy for house and lot for sale. Enter. Welcome home. Ayun, nakita mo, ha? Nice. Welcome home to your own slice of paradise. Galing. This stunning house and lot for sale is the perfect blend of luxurious living and natural beauty. So kung tingin mo hindi naman sobrang promising yung words ng mga ginagamit niya, pwede mong tanggalin, palitan, or bawasan yan. Located in a peaceful, upscale neighborhood, this property, ayan, di ba? Don't miss your chance to make this dream home a reality. Schedule a showing today and start living the life you've always wanted. Wow! Sa akin dito, very compelling na to, guys. You know, hindi ko to na-imagine yung ganitong copy. Depende yan sa, siguro yung mga copywriter talaga na sobrang skilled na. Alam nila yan, yung mga ganyan. Ganon ka-powerful yung
yung tool na to, guys. So, nandito pa lang tayo sa copy, ads, copy, writing an email. Meron pa pa, pwede po pasample ng skincare? Skincare, wala pa. So, new chat tayo. Okay? Right? Add copy for skincare products. Okay. So, last na to sa ano, sa copy creation. Meron pa akong i-share sa inyo. Ayan. Benefits naman ang pinupokus nyo dito. Here are the three different options for ad copy for skincare. Nice. Binigyan ka pa niya ng options, guys, no? Galing option 1, introducing our new line of natural skincare products. Products. Our ingredients are carefully chosen to nourish and protect your skin. Option 2, get the glowing, healthy skin you deserve with our premium skincare line. Option 3, say goodbye. Grabe, galing, galing. Huwag na natin isa-isahin. Pero yun, guys, nakita mo yung mga pwede niyang magawa, skincare, real estate, slimming product, supplement product, ano pang product yan, kahit digital product pa yan. Okay, so doon na tayo ngayon. Abandon email. So try natin naman sa email. Okay, example, gusto mong mag-create ng email, write ulit, right? An email for new customer. Okay, example, gusto mong padala ng email yung mga bagong customer na bumili ng product mo. Purchase. Write an email for new cost of purchase or pwedeng wala na. Lagyan mo na lang siguro. Try natin. Dear, ayan, customer, thank you for choosing our company or product or services. We are thrilled to have you as a new customer and look forward to serving you. If you have any questions or need assistance with your purchase, please don't hesitate to contact us. Thank you again for your business. We hope to see you again. Ayan. So, specific. Depende kung pwede mo yung dagdagan pa. Write an email for new customer purchase this specific product. Ayan na yun. So, from email, from ad copy. Okay. So, chat ulit. New chat ulit tayo. Write. Social media post for Happy New Year. Try natin to. Happy New Year. Ayun, no, kung nahihirap ako mag-isip every time New Year or Christmas kung anong ipopost mo, try this tool, ChatGPT. Ayan, meron pa siyang hashtag, oh, Happy New Year 2022. Happy New Year is a fresh start, new beginnings, and all the amazing opportunities that the future holds. May this year be filled with love, joy, and success for all of us. Cheers to a fantastic year ahead. Happy New Year, hashtag New Year 2022. Guys, ayan, oh. Grabe ba? Grabe. Sobrang ano ba? Sobrang helpful ba ng tool na to? Alam ko sa inyo, baka nag-o-open na ng browser. Okay lang yon. Okay yon. Kung sa inyo naman ngayon nanonood ng live training natin, mamaya itatry na to. Nasa biyahe, nanonood. So, pinapakita ko lang sa inyo yung mga different scenario or possibility na pwedeng magawa nito. So, from ad copy, email compose, writing a social media post, depende sa events, write a pwede ka mag ano, happy birthday greeting. Okay? Okay, so wala lang akong nilagay na write. Talay na lang nato, happy birthday greetings. Enter. Okay? Di ba nagsusulat din siya. Ganun ka powerful yung okay, sabi I don't have any birthday or any specific occasions. So, ayun, happy birthday. So, pwede mong specific yung question sa, right? A happy birthday greetings for ganito. Okay? Or write a greetings for ganitong occasion. So, ayun, bibigyan ka doon niya ng suggestions. Guys, okay, balik tayo naman sa copy. Okay? Kung magsusulat ka ng copy, example, isa kang web developer, funnel builder, isa sa mga skills na kailangan is yung pagsusulat ng copy doon sa website, pagsusulat ng copy doon sa mga funnel. Okay? So, pwede mong headline. Okay? Right? Headline for
pre-training about real estate. Let's see. Ayun oh. Heto na yung headline. Attend our pre-real estate training and learn how to succeed in the industry. Direct to the point. And sa akin, kung gagamitin mo tong headline na to, direct to the point, good yan. Okay? Headline. So, meron pa yan. Copy, yung body. Okay? Or, eto naman, pagdating sa mga funnel building letter, important dito, sales letter na tinatawag. Pagsusulatin natin siya. Write a sales letter para saan? For a online course about real estate. Eh, gawin na lang natin itong real estate. Enter. Dear real estate professionals, are you tired of ganyan? Ganyan? If you answered yes, sige, tingnan natin. Of course, mastering real estate investment is designed to teach you the skills and strategies you need to succeed in today's competitive real estate market. With over 20 lessons and 5 hours of video content, you learn how to find the best properties, negotiate the best deals, and create a solid investment plan for long-term success. Okay, short letter lang siya, pero kung gusto mong direct to the point pagdating sa letter mo, sa marketing mo, para sa akin, good na yan. May mga kilala ko ng mga marketer na para, merong mga marketer na sobrang habang mag-create ng letter, sobrang haba talaga. Meron din namang mga marketer na parang direct to the point sila, yung approach nila. So, same yon, nag-work. Okay? Pero ito, sobrang compelling nito, guys. So, dito, ang gagawin mo is, kapag ganito lang ka-igse ang content mo sa letter mo, sa mga funnel mo, I suggest na mag-add ka dito ng video. Parang BSL video or introduction video about sa in-offer mo. So, para to sa mga course creator, coaches, na gustong mag-create ng letter pagdating sa different niche or industry na in-offer na about real estate, about e-commerce. Let's try. Save and submit. Ayan. Learning. Pet maliw yan, coach. Solid to. Solid. Ayan. Ayan. Skincare. Nasample na natin to. Good evening, everyone. Ayan. Nasample na natin yung iba kanina. And guys, oh, nagsusulat siya habang nagbabasa ako ng comment sa inyo. Pero ang bilis naman niya magsulat. So, ibig sabihin, makakapag-generate siya na. Maganda dito, unlimited guys, walang limit pa soon. Magkaroon na yan ng payment. So, try nyo na siya habang libre pa. Ayan, sincerely, ganyan. So, good, di ba? Solid. Ngayon, na-try na natin yung sales letter, creation ng headline, ad copy, birthday greeting, ano pa ba. Ito, try nga natin to kung meron. Right? Resignation letter. Or work. Try natin. Dear employer, I'm writing you to inform you that I am resigning from my position as job title at company. My last day of work will be day. I have accepted a new opportunity that I believe. Ganda. Hindi naman to para sa mga, hindi ko naman sinasabi na mag-design kayo sa work nyo. So, ano lang to? Scenario lang na pwede niyang magawa. Write a application letter or pwede kang magsulat dyan ng write application letter for job. Okay, depende sa trabaho. Dear employer, I'm writing to express my interest. So, ito naman, nag-a-apply. Yung isa, nag-i-resign. So, nakakapag-create din siya ng mga different type of copy depende sa tinatanong mo sa kanya. Depende sa scenario. Galing naman, sabi niya, ayan. Ano yan? Iyon ang power ng AI, guys. Okay? But be aware na hindi lahat is kailangan nating iasa sa AI. So, dapat i-review nyo rin yung mga content na na-generate niya. Gamitin nyo siya ng tama. Okay? Thank you for considering my application. I look forward for the opportunity to further discuss my qualifications with you. Then,
send an email, attach your CV sa mga nag-a-apply. Okay? Ano pa ba? Siguro, ano, itry natin is about ano naman, different scenario. Meron bang gustong magpa-try, ano? Ayan. Meron ba dyan? Kaling naman, coach, ano pa ba, digital marketing? Yung mga hindi ko pa na-try. Okay, ito. Ito, sobrang ano to, helpful to. Karamihan sa atin, nagbabalak at nasa content creation na. Ibig sabihin, kagaya ng ginagawa ko, nagkikreate na ako ng content sa social media ko, especially sa YouTube. And isa sa mga challenges na na-experience ng mga content creator is pagdating sa content. Okay? Anong content ang ipapublish ko? Anong content yung ilalagay ko sa blogs ko, article, or video type? So, ito yung solution. Magagamit nyo to as a solution para masagot na yung challenges or problems nyo na yan. At hindi na rason para hindi kayo mag-create ng content. Guys, kung sinimulan mo na yung content ngayong 2023 or before ginagawa mo na yung content creation sa business mo, gawin mo siya dahil isa to sa mga trend talaga na magiging trend at in demand ngayong 2023. Content marketing creation. So kung may business ka, any business na mayroon ka, ayan, kung coach ka, course creator ka, nag-iisip ka ng mga content na isusulat, gamitin mo to. For example, write an article about, okay, article starting an online business. Okay? For example, ikaw coach na naguturo ka pagdating sa online business, kagaya ko, gusto ko mag-share ng topic or tips paano magsimula ng online business. Okay? Write an article, write tips or blog about starting an online business. Pwede mo lagyan ng question mark. And then i-enter natin. Kita nyo na guys? Ayan, hintayin natin mag-generate. Okay. May introduction pa siya. Number one, key steps. Choose a business idea. Ayan. Number two, market research. Ayan, sino ba yung mga target market mo? Alright. Number three, build a website. Good yan ah. Website is essential for any online business. Website, funnel, systems, kasama yan. Isa lang yun. Set up a payment and shipping. Okay, kung meron ka physical product. Kung digital naman yan, ayan, payment options. Promote your business. Marketing. Ayan. Ayan, amazing. Providing massive value, Coach J. Currently watching din sa FB Ads Mastery natin. Thank you so much. Amazing. Ayan. Tapos na ba? Bilis ah. Okay, ito. Ito na yung scenario. Paano ko magagamit yung Coach J? Una, kung nagsusulat ko ng mga blog article about, ayan, pag-example sa akin, jgregorio.com, nagsusulat ako dati ng mga articles dito. Until now naman, but meron akong copywriter. Pero yung mga content ko dito is hindi ko pa ginagamit yung mga AI kagaya nito. So, kumbaga, curated talaga, research talaga yung mga content ko dito. Okay? For example, ito. So, kung i-compare natin siya dito sa auto-generated, medyo maigsi siya. At i-compare natin dito sa mga copy, ayan, na nagawa ko. Ayan. So, tingnan mo. Ay isang mahusay na paraan upang i-market ang iyong negosyo. Kasi depende sa market mo. Kung market mo is local, kailangan, ganun din yung messaging mo. Taglish, yung ginagamit ko dyan. Okay? So, ayan siya. Pero, sa akin, soon as possible, i-maximize ko din tong chat AI na to, ChatGPT AI tool na to, para mas mapabilis pa yung pag-create ko ng content. So, yun, dito-train ko yung copywriter ko dito para mas ma-maximize na ito. Ayan. Okay? So, ngayon, question. Ito, maximize na natin. Paano ko ito magagamit, Coach J? Ayan. Pwede mo siyang i-copy. Lahat na yan. Copy mo. And then, i-paste mo yan sa Google Docs mo. Lagay mo yan. Or, ayan, copy natin. Or, kung familiar kayo dito sa Hemingway. Tama ba yung spelling? Hemingway Up Editor. So, ito, live editor siya. And then,
delete natin to lahat. Paste mo dito. Ayan. Meron ditong mga highlights. Makikita mo, starting an online business. Ito, naka-highlight yan ng yellow. Nakalagay dito number 5. So, okay, aim for 9. So, grade 12. So, meron kang, kailangan ma-lower mo siya into, ayan, 9. Suggestions, 9 or below pa. So, ngayon, 17 sentences are hard to read. Ibig sabihin, ang advice niya, suggestions niya is, i-curate mo or i-paraphrase mo yung way ng copy para mas madaling maintindihan. Starting an online business can be a great way to achieve financial independence and work on your own terms. So, meron ka bang ibang replacement na wordings para doon? Sorry, ayan, nakikita naman. So, papalitan mo na ito, kaya financial independence and work on your own terms. Palitan mo yon. The internet has made it easier. The online business, ayan, pwede mong palitan yan. Okay? Tapos yung mga ito, number 7, ito, 7 na mga highlights na mga, anong color to? Parang color light pink, kaya mga pink. Hindi siya red, pink. Very hard to read. Ayan. Some options, so papalitan mo din siya. So yun, nakakatulong na to para mas ma-consume ng mas mabilis ng mga reader mo, yung mga copy mo. But I suggest, hindi lang dapat palit ka lang, I suggest dagdag, bawas, or more dagdag pa. Para by the time na ipapublish mo na to sa article mo, sa blogs mo, kung meron kang website, kagaya ko, ayan yung article ko, may mga article ako, hindi na siya talaga 100% galing sa AI yung copy. And asahan natin, gagawa ng paraan si Microsoft and Google, alam ko si Google or Facebook, na magkaroon ng parang terms or policy pagdating sa pagpapublish ng mga auto-generated AI content sa platform nila. Okay? So, syempre, sasabayan yan. So, kasi ang mangyayari doon, pare-parehas. May nang daming magbe-benefit kapag ganun yung nangyari. So, magkikreate yan. Alam ko si Google, meron na yan. So, ang gagawin mo, use this tool, Hemingway up, or kung copywriter ka, dagdag, bawas, palit, and improve pa yung auto-generated copy. Sa ano pa lang tayo ha? Sa copywriting, pagdating sa blogs, articles, wala pa tayo sa pag-create ng video content. Ito naman, coach, paano ko naman magagamit yan pagdating sa content marketing? Okay? So, yung auto-generated content. Okay? Minimulong ang tubig. Balik tayo. Coach, masave po ba ito sa... Yes, save to and i-upload ko rin to. Nasa group lang natin yan. Okay. Proceed tayo. Ngayon, paano ko na siya magagamit? Ganito. Kung isa kang content creator, starting an online business. Okay. Search. Okay, add. So, dito tayo sa video. Then, okay, ito. Ito, tip na to. Hindi na siya, hindi na siya parang AI tool. Tip na to when it comes sa content creation, guys. Every time na mayroon akong topic na igagawin sa social media ko, especially sa YouTube, nagre-research muna ako depende sa topic. Example, gagawa ako ng content about starting an online business. Okay? 25 plus ideas. 1, 2, 3, 4, 5. So instead of starting an online business, 5 steps on starting an online business. Diba? 5 steps. 5 easy steps on starting an online business. Okay? So, ito na yung magiging title ng ng content. Ngayon, ang gagawin ko, i-convert ko na to sa video type. So, ngayon, paano ko to i-convert? Babasahin ko ba siya, Coach J, ng English? Or depende sa iyan. Ngayon, ang gagawin ko dito, kukunin ko lang yung mga bullets point na to. Ilalagay ko yan sa PowerPoint. Mag-create ako ng PowerPoint. Ilalagay ko lang yung title. Tapos, mag-shoot ako ng video. Parang ganito yung mangyayari. So, kung on-cam, okay, tatanggalin ko lang to, i-move natin to. Ayan. Move side by side. Ayan. So, ako na. Mas malaki na yung camera ko. Okay? So, ang gagawin ko, mag-create na ako ng content sa... I-upload ko to sa YouTube. Let's say, ganyan. And then, intro na. Ito na. I-on ko na yung camera. I-record ko na.
then introduction. Hey guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. I'm so excited ngayong araw na to sa pag-uusapan natin sa topic na to. And in this video, pag-uusapan natin kung paano ka makakapagsimula ng online business mo. So, i-share ko sa iyo dito yung mga practical na way, step by step kung paano ka magsisimula ng online business mo. Iyon yung intro na tinatawag. Host mo na tayo. So ngayon, meron din akong binabanggit every time na nag-create ako ng content, lagi kong sinasabi na kung hindi mo pa ako kilala, gusto kong magpakilala sa iyo sa'yo. My name is Jay Gregorio, nakabase ko dito sa Cavite, and I help Filipino entrepreneurs on how to start, build, and scale their online business. Walang editing to guys, ha? Live tayo. So in this video, pag-uusapan na natin. If you're excited, huwag mong kalimutan na mag-subscribe to notify you sa mga upcoming videos ko na i-upload dito sa YouTube channel ko. And kung makatulong sa iyo ito, don't forget na mag-comment ka sa ibaba ng video na to. So ngayon, introduction na. Pwede ka pang mag-ad-lib ng ganyan. Starting an online business can be a great way to achieve financial freedom, time. Ayan, pwede mo palitan yan. Depende, sabi ko, i-curate mo pa yan, papalitan mo pa yan. The online business has made it easier than ever before for anyone to start an online business. So tapos dito na, isa-isahin yung mga 5 easy steps. So number 1, ayan, choose a business idea. Napakalaga, ito Tagalog na to, based na to sa interpretation ko or kung paano ko ipapaliwanag ngayon yung pagpili ng business idea. So hindi ko na to titingnan. So para sa akin, sobrang halaga na piliin mo yung business idea. So sobrang daming idea sa online ngayon, ma-overwhelm ka. Okay? Pwede ka magsimula pagdating sa e-commerce, affiliate business, digital business, or pwede ka rin mag real estate, i-promote yung mga property online. Ang daming, or pwede ka rin mag-start ng forex or other businesses pa. But napaka-importante na yung business ba na gagawin mo is align sa passion mo, align sa kagustuhan mo, align ba to sa expertise mo. Okay? So kaya importante to. And also, kailangan mo rin consider, ayan, yung interest mo, at yung skills na meron ka. And don't forget, yung skills naman is natututunan yan. Kung gusto mong simulan ang e-commerce, okay siya kasi nga maganda ang potential. But yung skills is natututunan. Okay? Na pag-aaralan. So, okay din na simulan yon. But basta, kung nakikita mo na may potential sa isang business idea, simulan mo siya. So, yun na yung introduction ng number one, choosing a business idea. So, tapos na ako. Puproceed na ako ngayon sa conduct a market research. So siguro hindi ko na ito tatapusin. So sa 2 na lang. Okay. So pag-usapan naman natin sa number 2 tips, which is yung how to conduct a market research or yung tinatawag na paano mo i-validate yung idea or i-validate yung business idea. Bukod sa pag-validate ng business idea, importante rin na alamin mo sino ba yung mga tao na gusto mong i-serve or yung tinatawag na target market or demographics. Yun yung ibig sabihin ng market research, okay? Magre-research ka, okay yan, sa mga Facebook group or pwede ka rin mag-conduct ng mga simple survey, mag-post ka sa social media mo, mag-email ka kung meron kang email list. Makakatulong yun para ma-validate mo if meron bang interested dun sa business idea na gusto mong simulan. Okay? Or meron bang gumagawa na nun? Kasi magsisimula ka ng business mo or mag-create ka ng business mo. Depende yon. Magsisimula ka ng business mo, nandiyan na yung business, or magkikreate ka ng business. So, yun talaga, you need to validate the idea. Okay guys, build a website. Step by step, paano mag-build ng website? May mga training ako, ganyan, or ganito. Ito yung mga step by step na gagawin mo paano mag-build ng website. So, parang, gano'n, kung gagawin ko siya tuloy-tuloy, meron akong content mamaya na topic when it comes sa pagsisimula ng online business. Okay. So, hindi na ngayon excuses para sa atin na wala akong maisip na idea or topic na i-upload sa social media ko or sa YouTube channel ko. Nakuha niyo yung idea? Balik tayo dito. Ayan. Good. Okay? Klaro na sa tips lang yun. Ganun ako gumawa ng content. And of course, on-cam yan. And after that, i-edit ko na yan. Lagyan ng konting walang masyadong effects. Background music, then upload na. Every time na gumagawa ako ng content, hindi yan inaabot ng kinabukasan. Pag gumawa ako ng content, minimake sure ko na today, may upload ko din siya within today. Iyon yung rule na meron ako. Kasi nga, the more na pinapatagal mo yung isang bagay, nagkakaroon niya ng
parang delay. parang delay. Okay, ibig sabihin, parang okay na yung content, parang na-feel mo sa sarili mo parang may mali dun sa content, baka hindi mo na i-upload. So, hindi mo na siya na i-upload. So, nababawasan na ngayon yung parang tinatawag na yung intent na nandiyan ka na, eto na yung moment na parang gustong gumawa ng content, mag-edit and mag-upload, at pag pinagpabukas mo pa siya, nababawasan na, baka hindi mo pa siya i-upload. So, tips lang yon. Isa yun sa mga routine or habit na meron ako sa pag-create ng content. Hindi ko siya pinagpapabukas. Kagaya nito, naisip ko na mag-create ng content dahil nagkamali nga ako sa pag-setup ng mic kanina. Sabi ko, ilalive ko na lang tong training para mas okay din, mas detailed at mas ma-ano rin. Okay? Maliwanag para sa lahat. Guys, marami pang mga different scenario na pwede nating gawin dito sa ating training. Ayun, tips about writing ad copy, email, sales letter, creating a content from blog article to converting a video content, yung mga na-generate na to. Ayan, pwede nyo itong i-edit. Write an article about starting an e-commerce business. Save and submit. So magre-regenerate. Starting an e-commerce business can be an exciting and rewarding venture. So ngayon, next content ko, how to start an e-commerce business. Step by step or depende sa bibigay niya na tips. Determine or product research to. Product research. Pwede mong instead of determine, select product research. Okay? Create a business plan. Choose an e-commerce platform. Tama yan. Number 4 is set up a website. Pwedeng pag-isahin mo na lang to. Okay? So, yun yung mga na-generate niya. Meron dyan marketing, promote. Tingnan natin. Establish a payment system. Ayan. To accept payment. Ayan. 5 lang ba ang bibigay niya? Tingnan natin. 6. Marketing and advertising. Ayan. Tama. Diba? Direct to the point yung ano niya. So, meron ako panibagong content ulit. I-convert ko siya sa article, then ko-convert ko siya into a video type of content. So, hindi na talaga excuses na wala kang maisip na art. Marami pa akong mga tools before na ginagamit, pero tingin ko ito yung pinaka-user-friendly and easy tool sa ngayon, 2023, na nakikita ko na pwede nyong i-utilize, i-maximize dahil bukod sa libre, sobrang powerful niyan. Okay? From creating an article, blog post, post sa social media, ang dami pa. So, itry nyo na lang siya, guys. Ang dami pang pwede nating gawin. But, yun, hopefully, nakatulong sa inyo yon. So, if you want to learn more pa about sa mga content na ginagawa ko, ayun, hopefully, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko, jgregorio.com. Ito yung website ko. Nandito rin naman yung link papunta sa YouTube channel ko. Ayan, subscribe to YouTube channel. Ayan, i-comment ko lang yung link. Ayan, to support with me sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Ayan. Copy link. Pero J. Gregorio, sa YouTube channel, type nyo lang. Ayan. And then, sa mga merong questions about dito, let us know. Meron ba questions? Tanungin natin. Coach, replay, mabiyo, nagtuloy-tuloy driving po. Ayan. Kung wala kayong clarification at malinis naman at klaro yung ating training ngayong gabi, step by step, ayun. Ano siya? Kumbaga, explore nyo siya pag-aralan. Okay? Pero ang pinaka-best na marketing talaga is yung genuinely talaga na nagmamarket ka. Genuinely kung paano ka makakatulong. So kapag naramdaman nyo ng mga customers mo kung paano nyo sa tutulungan sa mga content mo, even though AI yan, walang problema kasi nga nag-i-educate ka. Kumbaga, yung mga na-generate na to is hindi nila mag-gets dahil bukod sa English, medyo mga malalalim yung ibang word, tinulungan mo yung AI na mas pababawin pa at mas maintindihan siya ng audience mo. So, dun magkakaroon ng genuine connection talaga dun sa mga audience mo kung isa kang content creator. Okay? So, yun yung tip na maibibigay ko sa inyo, guys. So,
use these tools, pero I suggest huwag niyong gamitin siya talaga ng kung iyan, copy-paste lang, wala na kayong effort na gagawin. So sabi ko nga, Hemingway, ayan, nandiyan yung Hemingway. Ang goal is, ayun, maximize this tool, Hemingway, Grammarly, ang dami pa. Okay? Guys, maraming salamat. Nakapag-subscribe na po ako. Thanks a lot. I hope na marami kayong natutunan sa ating training ngayong gabi. And sa mga hindi nakaabot, panoorin nyo na lang yung replay na i-upload ko sa YouTube ko mamaya. And magkita-kita tayo sa mga next training natin dito sa ating community. And yun, maraming salamat. Thank you so much sa pag-attend sa mga live. Ayan, dami nating live kanina, 50 plus live viewers tayo. Thank you so much sa suporta nyo. Ayan, so God bless you all. Nakapag-subscribe na po. And muli, Happy New Year sa inyong lahat. And simulan natin yung taon na to ng punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng excitement at punong-puno ng ano talaga ng excited sa ginagawa natin. Okay? Kasi kung excited ka sa ginagawa mo at passionate ka diyan, okay? Doon nangyayari yung ano eh, yung miracle. Doon nangyayari talaga yung consistency. Kasi kapag tinatamad ka sa ginagawa mo, hindi ka magiging consistent. Okay? So build, read books, listen sa mga podcast, attend seminars. Maraming mga seminars ngayon 2023, kahit online yan or live seminars, invest in yourself. Also, ano pa ba? Sa mga trainings, ayan, attend kayo. Ayan, and pinakamalaga is invest in yourself. Okay? Huwag niyong kakalimutan yan. Thank you so much, guys. Maraming salamat. God bless you all and good night sa inyong lahat. Bye-bye!